Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening po sa lahat ng mga nasa simbahan, sa mga kapatiran po na nasa tahanan sa buong Cavite, sa buong Pilipinas, sa mga nasa abroad, sa Kawit, Bacoor, Gentry. Binabati ko po kayong lahat ng maligayang gabi po sa pangalan ng Panginoon. Binabati ko rin po ang ating Reverend Sharon na naghanda po ng mensaheng ito. Sa mga hindi nakarating po at hindi makakapanood ngayong oras ito, maaari niyo po itong i-replay sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page, CGMI FB page po. Sa mga nasa live naman po ngayon, kung maaari po ay paki-share ng ating live service ngayong gabi dahil napaka-importante po na mensahe ngayon. Naniniwala po ba kayong importante ang mensahe ngayon? Ayon. Importante po ang mensahe ngayon dahil ito po ay continuation noong nakaraang linggo. Tama po yung opening prayer ni Brother Darwin dahil sinabi po niya na mayroong dalawang dahilan ang ating Panginoon kung bakit siya ibabalik. Base po sa mensahe noong nakaraang Sunday. Ang dahilan una, babalik siya para sa mga hinog na bunga. Aanihin ng Panginoon ang mga naging hinog. Kung saan, ito totoo naman nakalagay sa Biblia, maraming talinhaga na talagang babalik ang may-ari ng lahat ng bagay. Ang ating Panginoon ay babalik muli sa ikalawang pagbabalik para anihin ang mga hinog na bunga. Pangalawang po ay para magkakaroon ng tinatawag na malaking paghatol o ang tinatawag ng pagsisimula ng 7 taong malaking paghihirap, 7 years tribulation. Ang konklusyon po ng linggo, kinakailangan tayong maging handa para tayo ay mapasama doon sa mga tinatawag na aanihin. Dahil kung tayo po hindi maani, maaring makaranas tayo ng pagiging martir o mamatay sa pagiging martir dahil kilala mo ang Panginoon. Sa gabing ito, ang mensahe po natin ay may titulong Signs of the End Revealed in the Bible. Paki-comment po sa ating comment section. Amen po. Ready na kami, nakikinig kami ng mensahe. Paki-sabi na rin po kung saan kayo nakikinig, sinong kasama niyo nakikinig. Ang mga tanda ng huling panahon ay nakalagay at nahayag sa Biblia. So, ano ang una? Ito po ang unang tanda na nakalagay sa Biblia. Basahin po natin, let's read. Return of the Israelites to their homeland. Ang pagbabalik ng mga Israelita sa kanilang lupang sinilangan. Ang unang tanda po ng mga huling araw na nakalagay sa Biblia, ang pagbabalik ng mga Israelita sa kanilang lupa na sinilangan. Ezekiel 39:28 hanggang 29. It says, in the past, I brought them captive to the nations, but afterwards, I will gather them and bring them back to their homeland. Let's read. And I will not leave any of them in a foreign country, so that they will know that I am the Lord, their God. I will no longer cover my face from them. For I have brought my God to the house of Israel. It is the word of the sovereign Lord. Basahin po natin ang Tagalog. Okay, let's read. At kanilang malalaman na ako ang Panginoon nilang Diyos, sapagkat dinala ko sila sa pagkabihag sa gitna ng mga bansa. At saka tinipon sila sa kanilang sariling lupain. Hindi ako mag-iiwan ng sinuman sa kanila sa gitna ng mga bansa. At hindi ko na ikukubli pa ang aking mukha sa kanila kapag ibinuhos ko ang aking espiritu sa sambayanan Israel, sabi ng Panginoong Diyos. Roma 11:25 hanggang 26. Paki-mention na lang din po ng iba pong online para makita po nila yung ating online na gawain ngayon. Upang kayo'y huwag magmarunong sa inyong sarili, mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang hiwagang ito, na ang pagmamatigas ay nangyari sa isang bahagi ng Israel hanggang makapasok ang buong bilang ng mga hintil. Sa ganoon, ang buong Israel ay maliligtas gaya ng nasusulat. Lalabas mula sa Sayon ang tagapagligtas. Ihiwalay niya ang kasamaan mula sa Jacob. This word says that the Israelites were rejected by God because of the sin of crucifying Jesus Christ
and destroyed by the Roman Empire around year 70 AD. Ang mga salita pong itong binasa natin ay nagsasabing ang mga Israelita ay tinalikuran na ng Diyos dahil sa kasalanan nila na pagpapapako kay Hesukristo. Sila ay nakaranas ng pagkawasak sa pamagitan ng Roman Empire noong 70 AD. Verse 26, muli po nating basahin. Sa ganoon, ang buong Israel ay maliligtas gaya ng nasusulat. Lalabas mula sa Zion ang tagapagligtas. Ihiwalay niya ang kasamaan mula sa Jacob. Kung gayon, therefore, Israel was scattered to all the world. It means that Israel was disappeared during 1,100 years around. Nangangalugan po na ang bansang Israel ay nagkahiwa-hiwalay at napadpad sa buong mundo. Nangangalugan din na ang buong Israel ay naglaho sa loob ng 1,900 na mga taon. Then, why is the return of the Israelites to their homeland, Canaan, to be a sign in the last days? Kung gayon, bakit ang pagbabalik ng mga Israelita sa kanilang lupain na Canaan ay tanda ng mga huling araw? Bakit po ya? As we saw in Ezekiel 39:29, it was said that God brought the Israelites back to their homeland so that they could believe in Jesus and be saved. Gaya ng nakita natin sa Ezekiel 39:29, kanina po yung binasa natin, ang Diyos ay ibabalik muli ang mga Israelita sa kanilang lupang tahanan upang sa gayon makapaniwala sila kay Jesus at sila ay maligtas. Roma 11:25 nagsasabing, upang kayo'y huwag magmarunong sa inyong sarili. Let's read. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang hiwagang ito na ang pagmamatigas ay nangyari sa isang bahagi ng Israel. Nakasabay po tayo hanggang makapasok ang buong bilang ng mga hintil. Sa ganoon, ang buong Israel ay maliligtas gaya ng nasusulat. Lalabas mula sa Zion ang tagapagligtas, ihiwalay niya ang kasamaan mula sa Jacob. And all Israel will be saved. It is written that the Savior will come from Zion and turn away from Jacob what is ungodly. Kung gayon, ang Israel ay maliligtas. Gaya ng nasusulat, ang tagapagligtas ay mula sa Zion upang alisin ang kasamaan sa lugar ng Jacob o sa lahi ni Jacob, yung mga hindi gumagawa ng makadiyos na bagay. This is the word that the Israelites will repent and be saved. After the end of the church age, when the number of saved Gentiles is filled. Ito yung salita sa Roma na binasa natin kanina na ang mga Israelita ay magsisisi at maliligtas. Pagkatapos noon, ang panahon ng simbahan ay magwawakas kapag ang mga bilang ng mga hintil ay nangyari na o naganap na ang marami ng hintil ang maliligtas. Here the Savior from Zion refers to Jesus Christ. Palapakan po natin ng Panginoong Jesus Kristo. Nangangalugan din ang pagkapakilala sa pangalan ng Jesus Kristo sa Israel, hindi nagkataon. Lahat ay ayon sa maganda at mabuting kalooban at plano ng Diyos. It refers to Jesus Christ who descends into the air just before the start of the Great Tribulation. At muli, ang tagapagligtas na si Jesus Kristo ay bababa sa alapaap bago magsimula ang tinatawag na malaking paghihirap. What is church period? Basahin po natin. What is church period? Ano nga ba ang tinatawag na church period? Church age means from Pentecost to Jesus coming in the air. This is church age. Ang ibig sabihin ng panahon ng simbahan magmula sa Gawa chapter 2 hanggang sa 1 Thessalonica 4:16, ang pagbaba ng Panginoon, yan ang panahon ng simbahan. So wag po nating babaliwalain at sasamantalahin. Darating ang panahon talagang matatapos po
ang church age. So, biyaya ng Panginoon na tayo nakakapagtipon pa rin. And who are the Gentiles? Sino ang mga hintil? Gentiles mean that without Israel is all Gentile. This Gentile was evangelized by Apostle Paul. You and me are Gentiles. Sino pa ang mga hintil? Ikaw at ako. Except Israel are all Gentiles. So ano ang mga hintil? Ang mga hintil na nangangahulugang hindi mga Israelita. Ano pa? Ang mga hintil ay mga naibanghelyuhan sa pamagitan ni Apostol Pablo. Ikaw at ako ay mga hintil. Bukod sa mga taga-Israel o sa Israel, lahat ay tinatawag na mga hintil. Therefore, the current Israelites believe and follow only the laws and prophets of the Old Testament. Nakuha po natin, kung gayon ang kasalukuyang mga Israelita, sila yung mga naniniwala at sumusunod sa batas ng lumang tipan at kasulatan ng mga propeta sa lumang tipan. And sila din yung they do not believe in Jesus Christ, who first came, but they are waiting for the Messiah. It means that they don't believe Jesus is Savior. Sila yung mga hindi naniniwala kay Hesukristo na bumaba bilang manunubos o ang Mesiya. Kaya hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila ng Mesiya. Ibig sabihin din ito, yung kulay pula, di sila naniniwalang si Jesus ang tagapagligtas. So they are still waiting Messiah who is Savior. In other words, as soon as the church age in which the Gentiles can be saved is over, kaya itong mga naniniwala po sa lumang tipan, itong mga Israelita, naghihintay pa rin silang tinatawag na Mesya o Misiya. Sa madaling salita, sa panahon ng simbahan ay matapos, kapag napuno na na ang mga hintil ay naligtas, when church age is finished, there will have rapturing. There will be a rapturing. Magkakaroon ng tinatawag na pag-akyat o ang pag-agaw. And the Israelites repent and receive the Holy Spirit through Jesus Christ and receive salvation. And the great tribulation began from that. Nakuha po natin, kapag natapos na ang simbahan, mangyayari naman tinatawag na pag-agaw o ang rapturing. And the Israelites repent and receive. Matapos masaksihan ng mga Israelita na totoo pala yung sinasabi ng mga Kristiyano na si Jesus ang manunubos, magsisisi sila. Pero tandaan nyo dito, yung tinatawag na rapturing ay mabilis pa sa isang kisap mata. So wala ka ng time para magsisi. Sa mga naniniwala sa Panginoon, dapat kayong maging aware na sa rapturing, ito ay napakabilis na pangyayari. Hindi ito slow motion, sabi ng Biblia, sa isang kisap mata, maglalaho ang lahat. Pagkatapos ito, the Holy Spirit through Jesus Christ and receive salvation. And the great tribulation began from that time. Pagkatapos ng pag-akyat, ang Banal Espiritu ay tatanggapin ng mga taong tumanggap kay Jesucristo, tatanggap sila ng kaligtasan, at pagkatapos noon, magsisimula na ang tinatawag na malaking paghihirap. So after filled with the number of salvation of Gentile, church age will be finished. And there will be begin of 7 years tribulation. Kaya naman po, pag kagaya ng binasa natin kanina sa Roma, na kinakailangan nalang mapunuan na mga hintil ay makakilala at makatanggap ng kaligtasan. Ang panahon ng simbahan ay magwawakas. Pagkatapos ng panahon ng simbahan ay magwakas, magkakaroon ng pagsisimula ng 7 taong malaking paghihirap. Now, let's read. Now, it is fulfilled with Gentile salvation almost. Let's read again. 1, 2, 3. Now, it is fulfilled with Gentile salvation almost. Kung gayon sa Ezekiel tsaka sa Roma, kinakailangan palang may sapat na mga hintil na maligtas, yun na lang inihintay ng ating ayon sa timetable ng Panginoon, ginamit si Apostle Pablo. Ngayon po, pinapaalala sa inyo nating Reverend, ngayon, naganap na halos lahat na mga hintil na hindi mga Israelita ay may kaligtasan.
Nakakilala na sila kumbaga sa Panginoon. Kung gayon, it will be finished church age. And very near, 7 years tribulation. Kung gayon, matatapos na rin ang panahon ng simbahan at ang pagdating ng 7 taong malaking paghihirap ay napakalapit na. We will examine Israel's return to their homeland, which is an important sign of the end times. Pag-aralan natin ang tungkol sa tinatawag na pagbalik ng mga Israelita sa kanilang lupa. Lupang pangako ng Panginoon sa kanila. Ito ay napaka-importanting senyales ng huling araw, huling panahon. In the late 19th century, a movement to exterminate Jews aroused in various parts of Europe. And in 1896, this name, T. Herziar, hindi ko alam kung anong banggit niya, published a pamphlet called The Jewish Country. And the Zionist movement began to take place. So, nung panahon po niyan, ay nagkaroon ng kasulatan na ang mga Hudyo sa iba't ibang parte ng Europe noong 1896 ay aalisin o kumbaga ay boborahin, exterminate. Ayan, yan po yung nangyari. The anti-Jewish riots in Copenhagen, Denmark in September 1819. Ang paglipol sa mga Hudyo. The Zionist Congress was held in Basel, 1897. As the movement expanded globally, hindi lang nangyari sa lugar na iyon, kumalat pa sa buong mundo. Jews began to flock to the mainland Palestine. Kahit yung mga Hudyo, talagang humanap sila ng paraan para makatakas. So pag nag-aral po kayo ng kasaysayan, talagang napadpad sila kung saan-saan. In 1917, in the British Balfour Declaration, Israel promised to support the founding of the country. Subalit noong 1917, doon sa British Balfour Declaration, nangako sila na susuportahan nila ang pagbangon, pagtatayo muli ng bansang Israel. The delegates at the first Zionist Congress held in Basel, Switzerland. Ayan, mga tao niyan, nagkasundo sila. Kaya noong May 14, 1948, tandaan, napaka-importanting date. Let's read. May 14, 1948, Israel eventually declared independence and established as a state. Nagsimula muli yung pagbangon, pagiging malaya, at pagtatayo muli ng bansang Israel. When Israel became independent in this way, the basis for the Israelites to return to their homeland became more solid. Nang mabalitaan ng mga Israelita na malaya na uli ang bansang Israel at maaari na silang makabalik, lumakas ang loob nila at naging matatag ang kanilang pagbalik. Palapakan po natin ang Panginoon sa bagay nito. When we see that the Israelites who will be saved after entering into the Great Tribulation return to their present homeland, we can see that the end times are very near. Kung gayon, nakita natin ang mga Israelita na naligtas matapos silang makaranas ng 7 taong malaking paghihirap at sila nga ay nakabalik na sa kanilang lupa na pangako, we can see that the end times are very near. Maging yung mga Israelitang nakabalik sa kanilang bansa na nakakilala na sa Panginoon, ito rin ay tanda na ang huling panahon ay malapit na. Okay. Pangalawang senyales na ayon sa Biblia na isang tanda na malapit na at ito na ang panahon, ang huling panahon. Let's read. The gospel is preached to all nations under the earth. What is the first sign ng end of the age? Number one, the Israel, ang pagbubuo muli ng bansang Israel. Pagbalik ng mga Israelita. Okay, okay, lilipad po ah. Number two pa lang tayo. Number two, the gospel is preached to all nations under the earth. Ang ebanghelyo ay ipapamahayag sa buong mundo. Matthew 24:14.
The gospel of the two heavens will be preached all over the world to be a witness to all nations, and all then the end will come. Tagalog, at ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa, pagkatapos darating ang wakas. Kung yung unang sinyalis ay nangyari na, hinulaan sa lumang tipan, nangyari sa bagong tipan, nangyari sa panahon natin ngayon, noong May 14, 1948, ito naman yung pangalawa na sinyalis, isang sinyalis na napaka-obvious na sinyalis. Ano yon? Ang Ebanghelyo ay papahayag sa buong mundo. Pagkatapos, darating ang wakas. This means that when the gospel is spread all over the world, the end of the world will come. Ibig sabihin, kapag ang gospel o ang ebanghelyo tungkol sa pagkabuhay, pagkapako, kamatayan, at muling pagbangon at pagbuhay ni Hesus Kristo, pagbaba ng banal na Espiritu, o ng 12 disipulo, pagpapahayag ni Apostol Pablo sa iyong mga hintil, yun po ang gospel tungkol kay Hesus Kristo. Ang huling, ang pagtatapos ay darating. Let's remember, the reason why the gospel is preached throughout the world until the end is to feed. The reason why the gospel is preached throughout the world until the end, let's read yung kulay red, is to fill the full number of saved Gentiles. Ang dahilan kung bakit ang ebanghelyo ay kailangang ipahagi, pamahagi sa buong mundo, pagkatapos darating ang wakas, ay upang punuin ang bilang ng mga hintil na maligtas. Roma 11:25-26. The gospel which began to be broken from the time of the coming of the Holy Spirit was preached to Jerusalem at first. Ang ebanghelyo ay nagsimula. Ito ay simulang naipamahayag noong dumating ang banal na Espiritu sa Gawa chapter 2 at unang ipinabahagi saan? Sa Jerusalem. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, intayin niyo ang pagbaba ng banal na Espiritu sa Jerusalem. Pagkatapos naman, pumunta ng Judea at Samaria. Then went to Europe through the Apostle Paul to evangelize. Europe, and then the gospel was preached to the whole wide world through numerous missionaries. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo sa Jerusalem, Judea, Samaria, at si Pablo ang naglakad dito papuntang iba't ibang bansa, napunta ng Europe, at ang Ebanghelyo nakarating sa iba't ibang bansa, umabot sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga missionaries. Napakabuti ng Panginoon. Palapakan natin ang mga missionaries na nag-alay ng kanilang buhay para ipamahayag ang salitang ito at matupad ang kalooban ng Diyos na mga hintil ay tumanggap ng kaligtasan. And today, the gospel continues to be actively witnessed throughout the world through radio, television, and internet. Sa panahon ngayon, ang ebanghelyo ay mabilis nang naipapamahayag at naging aktibo pa ang pagiging saksi sa buong mundo sa pamamagitan ng radio, television, internet. Hindi lang yan, pati sa inyong cellphone, social media. Makikita niyo pong ebanghelyo ay aktibo. In this way, we can see that the second coming of Jesus is the imminent end when the gospel is being preached throughout the world. Pakisabi po sa katabi mo, gising. Sa mga gumagamit mo ng Facebook, gising. Sa mga nakakita ng salita ng Diyos sa Facebook, amin po tayo. Amin po, nakakita kayo ng salita ng Diyos sa Facebook? Nakakita po kayo ng salita ng Diyos sa TikTok? Nakakita po kayo ng hayagang pamahayag na salita ng Diyos sa YouTube? Nakaka-receive din po kayo ng text message sa inyong mga cellphone? Ibig sabihin po niyan, the second coming of Jesus is imminent. Wala kang lusot. Ay, dumating na si Jesus. Imposible mong maitanggi. Ano po? Sabi ng Roma chapter 1, verse 18, 19, 20, wala kang may tatanggi sa araw ng paghukom. Ginawa na ni Lord lahat. Facebook, pinuntahan ka.
YouTube, sinalubong ka ng salita ng Diyos. Pati sa text, kahit wala kang internet data, tinetext ka pa rin ng salita ng Diyos. Minsan, nasasalubong mo na yung salita ng Diyos. Napapanaginipan mo na. So, wag po tayo magpikit mata. Ang huling araw po ay malapit na po talagang babalik ang Panginoon. Imminent. Ibig sabihin ng imminent ay, hindi ko alam, walang sinabi na saktong araw, sabi ng Biblia, pero mabilis lang at pwede mangyari kahit anong oras. Imminent. Ang gospel ay napahayag na sa buong mundo. In order to fill the number of saved, upang matupad ang kalooban ng Diyos na ang bilang ng mga hintil ay maligtas. Pagkatapos, ang panahon ng simbahan ay matatapos. So pala ang ibig sabihin ng simbahan ngayon ay magligtas ng mga hintil. Punuin daw natin ang bilang ng kalooban ng Diyos. Unang Timothy 2:4, kalooban ng Diyos na malaman ng taong katotohanan at makatanggap ng kaligtasan. So ang mga simbahan pala, kailangan magbahagi ng salita ng Diyos sa mga hintil. Pangatlong tanda ng huling ang pagbabalik ng Panginoon ay malapit na. Let's read. The Antichrist is prepared. Revelation 13:1, 1 John 2:18, 19. Ang Antikristo ay nahanda na o nakapaghanda na. The great tribulation occurs as Jesus said, and it is the time when the Antichrist appears to deceive and persecute the saints. Ang malaking paghihirap ay mangyayari talaga gaya ng sinabi ni Jesus ng ating Panginoong Jesucristo. And it is the time when the Antichrist appears. At sa panahon ding iyon, hayagang makikita kung ano ang Antikristo na dadaya at tutudiksa sa mga banal na anak ng Diyos, sa mga Christian. God makes the believers who have not been raptured to be refined in the midst of the great tribulation. So maging clear po sa atin, ang Diyos ay gagawin na yung mga mananampalatayang naiwan sa rapturing ay dadalisayin sa gitna ng great tribulation. Thus, when you see the Antichrist being prepared, kung gayon kapag nakikita nyo na ang mga Antikristo o ang ideya ng Antikristo ay nakahanda na, you can see that the great tribulation, the end times, is near. Huwag lang basta makichika o makibalita. Ay, parang Antikristo sila. Ibig sabihin po noon, pag nakita mo na, nararamdaman mo na, naririnig mo na, nagiging issue na, nahanda na ang Antikristo, babalik na talaga ang Panginoon. 1 John 2:18, 19. Children, know that this is the last time. And as you have heard that the Antichrist will come, many Antichrists have risen now. They went out of us, but they did not belong to us. If they belonged to us, they would have stayed with us. But all they went out to show that they did not belong to us. So ang topic po natin, pangatlo, kapag handa na yung mga Antikristo. Yun po ang pinag-uusapan natin ngayon, pangatlong tanda. Unang 1 to 18, samahan niyo po ang basahin yung Tagalog. Sa mga nasa Facebook Live po. Okay po, let's read. Mga anak, huling oras na, gaya ng inyong narinig, na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw na ang maraming Antikristo. Kaya nalalaman nating huling oras na. O diba? Connected yung Antikristo sa huling oras. Pag nalaman nyo doon, nandiyan yung Antikristo, huling oras na. Sila'y lumabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat, kung sila'y kabilang sa atin, magpapatuloy sana silang kasama natin. Ngunit sa paglabas nila, ay ginawa nilang maliwanag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. This Antichrist will arise from Christian. But they went out and become Antichrist. Itong mga Antikristo ay na sumibol at nagmula sa mga Kristiyano. At sila'y lumabas at naging Antichrist. Pang-apat, ano ang tanda na tayo ay nasa huling araw at panahon na? Pang-apat na tanda, highly developed means of transportation and high knowledge.
Pang-apat na tanda, kapag nakikita niyong gumaganda na, umaangat na, tumataas na ang transportasyon, bumibilis na, at tumataas na ang kaalaman ng mga tao. Daniel 12:4. Let's read. Daniel, keep this horse until the end is seal it. Many will come and go quickly, and knowledge will increase. Basa. Ngunit ikaw, O Daniel, ilihim mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat. Hanggang sa panahon ng wakas, marami ang tatakbo ng paraot parito at ang kalaman ay lalago. In Daniel's era, horses and wagons were used as means of transportation. Sa panahon ni Daniel, ang kabayo, mga kalesa ay ginagamit bilang paraan ng transportation. Ano bang babaw ng Tagalog transportation? Pagbiyahe. Apo. Paglalakbay, ganun. But now, scientific civilization has developed rapidly. Subalit ngayon, 2021, in the coming years, bumibilis na sa pamagitan ng scientific civilization, bumibilis na ang ating transportasyon. And there are ultra-high speed troops and spacecrafts. Naging high-tech na yung mga paraan ng transportasyon sa panlupa man o sa panghimpapawid. So it has become an era of incomparable traffic. Ang dami ng may sasakyan. Kaya ang dami ring traffic. Kaya ang gagawin siguro para walang traffic sa lupa, papaliparin na lang yung mga sasakyan. Meron na pong ganun ngayon. Nag-aaral siyang paano paliparin sasakyan. In addition, it was said that knowledge will increase, but as the 20th century enters, karagdagan ng kalaman daw po ay lalago din. Let's read. A huge amount of knowledge has been poured out like blood through books, newspaper, magazines, radio, TV, and the internet. Kagaya ng sinabi ni Daniel, pagti ang kalaman, sabi ng Panginoon, sabi nung sa nakita ni Daniel, ang kalaman daw po ay lalago. Sabi ng ating reverend, parang binuhos na pagbaha sa pamamagitan ng mga aklat, mga dyaryo, magazine, radio, TV, at internet, lalo na sa internet. As the means of transportation have developed, kagaya na nakita nyo, ang transportasyon natin ay bumibilis na. Kagaya sa ibang bansa, meron ang tinatawag na bullet train. Papunta mo lang sa isang lugar, zoom! Sabi nating reverend, naalala niya po. Sakay mo lang, zoom! Para maiwan yung kaluluwa mo sa bilis. Siguro pag nandito sa Pilipinas na yung bullet train, simula sa Luzon hanggang Visayas, zoom! Yung kaluluwa mo nasa Luzon pa lang, yung katawa mo nasa Visayas na. Magkakaroon po ng ganon, pero yung mga tao natutuwa sa ganon. Pero ikaw bilang anak ng Diyos, maging wais ka. Tandayan na babalik na si Jesus ang ating Panginoon. Opo. And a lot of knowledge is overflowing. Marami na mga tinatawag na knowledge overflowing. Lalago na ang kaalaman ng mga tao. Magkakaroon na ng mga tinatawag na virtual, ano yun? Virtual meeting, maging leader sa hinaharap, parang ganon. Marami na mga global virtual. So, para tumaas ang kaalaman, so tanda rin po yun ang huling araw. This way, it can be seen that the end times are near. Conclusion. Palapangan natin ang Panginoon sa ating conclusion. Mahina yung palakpak. Ulitin ko. Sa mga nasa Facebook Live, isang malakas na palakpak sa Panginoon. Nagising po. It was said that the sign of the end was, una, first, Israelite will come back their homeland in Israel. Done and finished. Nangyari. On May 14, 1948, nation Israel, which had been scattered for about 1,100 years after being destroyed by the Roman Empire in AD 70. Noong May 14, 1948, ang bansang Israel na itayo mula sa pagkahiwahiwalay na buo. 1,100 na taon silang nasira, pero nabuo ulit sila.
Actually, parang himala yon. Maliit lang kasi ang bansang Israel. Natiina lang din yung populasyon nila. Kaya napaka-imposible sa tagal ng panahon na buo pa rin sila. Re-establish the country on May 14, 1948. And they are returning to their homeland, Israel, from all over the world. This is being done just as the Bible says. Nangyari lahat iyan, gaya ng hinula, sinabi ng Biblia, that this will happen in the end times. So walang nagkataon. Lagi po kayong didepende sa Biblia. Itong COVID-19, bakit nangyayari? Tingnan niyo po sa Biblia. Lagi pong may timetable ang Panginoon, nakalagay na po sa Biblia. Pangalawang tanda. Second, as he said, that the end will come when the gospel is preached to all nations. The gospel is reaching every corner of the world through internet and media. So makibahagi tayo sa bagay nito. Kaya itong Facebook Live po natin, importante. Kasi ito ay isa rin sa kalooban ng Panginoon para maabot natin hindi lang ang Cavite, ibang parte pa ng buong mundo. Siguro susunod, magkakaroon tayo ng English na preaching talaga, street English. Sunod naman, Bisaya. Kanyari, Miracles, Bisaya Service. Yan, di ba? Waray Service. Isipin niyo po, kasi kailangan maabot din sila eh. Hindi lang puro Tagalog. Ay, kae, alae, alae, Cavitenyo. Hindi puro Cavitenyo lang ang maliligtas. Gusto ng Panginoon na magamit din simbahan natin. Kaya nga, global Christian tayo eh. Sobra naman. Global Christian Mission International. Dati universe. Oh. Gusto po na abutin ang buong mundo. Palapakan po natin ng Diyos na gustong umabot ng buong mundo. Global Mission International. So, kalooban niyo ng Panginoon na abutin ang buong mundo. Makibahagi po kayo. Para sa inyo magandang cellphone nyo. Parang ano yan, ahin pa ang damo kung walang kabayo. Ahin pa magandang cellphone mo kung di mo ginagamit sa Panginoon. The gospel is reaching every corner of the world through internet and media. The gospel is reaching every corner. It is happening. It is already happening. Pangatlo, Antichrist is rising the European community that destroyed Israel is in Israel. This European community, EU, will be as the Antichrist. Kung yung European community noon ang sumira sa Israel, sila din ang tatayo na Antikristo sa panahong yaon. This European community, EU, will be as the Antichrist as at the end. Itong samahan o unyon ng mga bansang Europa ang magiging kabuuan ng Antikristo. Pang-apat, it was said that it was the end when the advanced development of transportation and knowledge was achieved. Pag umangat, gumanda, tumaas, naging high-tech ang kaalaman at teknolohiya, isa rin yun sa tanda ng huling araw. Nowadays, knowledge is developing with things that could not have been imagined hundreds of years ago, such as airplanes, internet, YouTube, and Facebook. Yung mga hindi daw kayong maiisip noon, nangyayari na ngayon. Imagine nyo, no, dati noon walang Facebook, walang YouTube, walang internet, pero ngayon, napakabilis na at napakaganda. At lalo pang gumaganda. Therefore, it can be seen there is not much time to harvest ripe fruits. Sabihin po natin sa katabi natin, there is not much time. Pakicomment po sa ating comment section, there is not much time. Hindi natin ito pinag-aralan para maging magaling lang tayo, malam natin. Ano po? Pinag-aralan natin to para makapaghanda po tayo. There is not much time. Why are you using your time? Isipin nyo po yung 24 hours a day ngayong maghapon, saan nyo ginamit. Computin nyo kung saan napunta yung 24 hours. May personal kayong oras, pero tandaan nyo, there is much not time. May binubuo at may nabubuong plano ang kalooban ng Diyos. There is much not much time to harvest ripe fruits. You must spiritually wake up to become a ripe grain. Kailangan mo, sabi po ng ating Reverend Sharon, kailangan natin maging gising ulit at maging hinog na butil na bunga. These days, there are people who are training among the saints, Christians by the trial or sickness. Ngayong panahon,
Marami sa atin at marami sa ibang bansa, sa ibang simbahan, mga Kristiyanong dumadaan sa tinatawag na training. Ito yung training ng pagsubok at sakit. Nakakaranas sila. Dito rin sa simbahan, yung iba din ang nagsasabi. Pero meron silang nararanasan. You should be happy and thankful. Discipline is an expression of God's love. Dapat kang magalak at maging masaya dahil ang pagdidisiplina ay pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. And it is a process that any child of God must be good fruit. At yan ay proseso ng kahit sinong anak ng Diyos upang sila'y maging mabuting bunga. Kaya mga nakaranas mo ng pagtatesting, training, trial, sickness ngayong panahon, panalangin pa natin sila. Ano po? Dahil pag-ibigyan ng Diyos sa kanila, maging magandang bunga. Tayo namang nakakaranas o hindi pa nakakaranas, ay manalangin din po tayo. Sa panahon na yun, magtagumpay tayo. Without refinement and trial, salvation is difficult. And there is no ripe grain. Nang walang pagdadalisay, walang pagsubok, ang kaligtasan ay nagiging mahirap. And there is no ripe grain. Hindi sila may hinog. Parang puruning lang yan sa halaman. Yung halaman minsan, para magbunga, yumabong, pinupurun. Kumbaga sa pag-aaral ng pagtatanim at pag-ani, pinupurun. Minsan kailangan ni Lord putulin ka, putulin tong part na to, para magbunga ka. Pruning po tawag doon, para maging hinog. Now, I bless you who comes out with beautiful fruits. Pinagpapala po kayo ng ating Reverend Sharon sa pangalan ng Panginoong Kristo. Maging maganda kayo mga bunga sa pamagitan ng pagsubok at ng mga karamdaman. Magalak tayo! Magpasalamat sa Diyos! Yan ang pag-ibig ng Diyos! Amen! Amen! Amen sa Panginoon! Tayo po'y manalangin sa mensaheng ating narinig. Hallelujah, Panginoon! Pinupuri ka namin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon. Salamat, Panginoon, sa mensahe. Salamat, Panginoon, sa mga anak mo. Higit sa lahat, Panginoon, salamat sa naghanda, nagpawis, Panginoon, sa mensaheng ito. Panginoon, wala kami magagawa kung wala kayo, Panginoon. Alam namin, simula sa una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, na ang lahat pala ng bagay ay nakaplano at maayos na nakatalaga, Panginoon, ayon sa kanya-kanyang panahon. Panginoon, kung anong panahon kami ngayon, 2021, ipabatid mo sa amin. Huwag mong hayaang maging hangal kami, mga Christian, maging nagbubulag-bulaga ng mga Christian, nagpipikit mata ng mga Christian. Panginoon, alam namin, itong panahon na ito ay may nakatalaga at nakaplano na sa iyong mga kamay. Salamat sa iyo, Panginoon. Inihingi namin ang biyaya mo muli sa gabing ito. Salamat po sa pangalan ni Kristo, dinadalangin namin ito. Amen.